Ito naman po, ang pangalawa nating reklamo na dapat natin aksyonan, si Mrs. Nabulaga na lang after so many years dahil magaling magtago itong si Mister. Eh, meron na palang anak kay Kabit. Ma'am Grace Alhambra, magandang tanghali po, madam. Ma'am. Ma'am, pwedeng patanggal niyo na lang, kasi total wala naman kayo kasama diyan. Ma'am, pwedeng pakitanggal ng face mask. Wala naman kasama si madam, ano? Opo. Okay. Para maintindihan natin. Ayan, clear. Ah, naka-cellphone? Oh, sige ma'am, balik nyo. Okay, ma'am, balik nyo na yung face mask. Sige. Laksan nyo na lang. Kasi alam ko na, technique yun eh. Para naka-cellphone siya, tapos makikita lang, okay, gets ko na. Kasi kung hindi magsisync yung boss na kayong cellphone. O dito walang script, di ba? Ganon kami rito, walang script. Okay, ayan na, Nay. So, Nay, ito pong inyong mister ay si SJO3 Abraham Alhambra. Alhambra, opo. Opo. So, ibig sabihin, magaling talaga magtago ito ng kabit, itong si jail officer. Alhambra. Sabi niyo po, ma'am, sa research na nalaman niyo na lang na meron palang anak to at may kabit at may anak na sa graduation ng bata. Apo. Oh, ano pong sabi ni Mr. Alhambra nung kumprantahin niyo siya tungkol dito? Una po, hindi niya inamin. Nung talagang gipit na gipit na po siya talaga na pinakita na naamin niya na anak daw po niya doon sa kabit niya. At yung Maribik na yan, ang kabit niya. Maribik. Opo. Kilala niyo po itong si Maribik? Ipo. Okay. So, kailan niyo po nalaman to na meron na palang kabit at may anak na itong si, ano, Mr. Alhambra? Ito lang pong April. 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 Nakausap niyo na po ito si Maribik? Ipo. Ilan taon po yung mga anak niyo, ma'am? Malalaki na o meron pa kayong bahat mga minor de edad? Malalaki na po. Pero may dalawang anak na nag-aaral. Okay. Ano pong gusto niyo mangyari, ma'am? Makulong na lang po sila. Naku. At matanggal. Naku. Ang trabaho. No, merci ma'am. Wala na bang pag-asang magkaayos kayo, pag-ayusin? Sir, pasensya na po. Matagal na pong panahon niya kami niloloko, lalo na po ako. For so many times, ginawa na po niya yan. So, ibig sabihin, pundido na po kay madam. Di kayo masisisi kung ganon. Kausapin na po natin, ito Senior Jail Officer 3, SJO3, Abraham Alhambra. Sir Abraham. Mr. Alhambra. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good afternoon po. Sir, paano to? Gusto kong kayo pag-ayusin, kaya lang si Mrs. gusto niya kayong makulong. Paano to, sir? Paano ba ako makatulong sa inyong dalawa? Totoo lang, sir. Nag-ayos na kami dyan sa itong nakarang katapusan lang sa national office namin yan, sir. Eh. Oh. Nagkasundo na kami lahat ng usapan. Totoo lang, sir. Ang ano talaga dyan, maliban doon sa inano nila, alam ng mga anak ko yan, sir, na halos buong sweldo ko, pati mga allowance ko, binibigay ko talaga sa kanya, eh. Sa kanila, eh. Teka muna. May trabaho ba itong girlfriend mo, si Maribik? Oh, mayroon din, sir. Mayroon po. So, lahat ng sweldo mo, ibinibigay mo sa pamilya mo kay Ma'am Grace? Oo, sir. Sobra pa, sir. Mga kwan ko talaga yung binibigay ko naman lahat, sir. Totoo lang, sir, yung anak ko na pangatlo kasi, dahil may anak ko kasi na naka-enroll ngayon ng, ano, ng medicine. Totoo lang, sa kanya ako halos inaano dahil itong nakarang maginagdanggoan kasi, sir, totoo lang, nagkasakit yan si Mrs. Kaya ang ano niyan, hindi na masyadong ang yung pag-iisip, hindi ganun kano. Kaya lahat ng pera, lahat ng nag-lockdown, sa kanya ako ibinibigay, lahat ng mga sobra-sobra kung kukwintay. Sir, paano ka patatawarin ni Mrs.? Sabi mo, baka may ano ng pag-iisip niya. Mapipikon sa'yo ito, mali ka rin, mali itong diskarte mo. Ang ibig kong sabihin, sir, parang medyo na nagkakaroon ng county, sir, medyo nakakalimot niso, sir. Sandali, sir, mag-uusap muna kayong dalawa, sir, bago lumala. Teka muna, pagbigyan ko yung mag-uusap dalawa, baka mahilot mo pa. Kausapin mo, sir, nagiginig siya ngayon, sir. Sir Abraham. Sige, usap kayong dalawa. Hello. Hello, mama. Ano?
Dapat kasi kinakausap niyo muna ako. Nagiging problema kasi, totoo lang. Nandoon na tayo, may karapatang kang mag-igot-igot, pero ang totoo yan. Dapat kasi kinakausap niyo muna ako. Kung mayroong bang nagaano sa inyo dyan, pag-aralan niyo yung ginagawa niyo, kung nakakatulong o hindi. Ano sinasabi? Tignan niyo muna yung ginagawa niyo, hindi na nakakatulong sa atin yung ginagawa niyo. Ikaw ba, tinignan mo ang pamilya natin? Ever since hindi mo tinignan ang pamilya to, lagi hindi kang naman. Galit. Alam mo, totoo lang, kung nagkamaliman ako na ano, hello? Oo. Oh. Kung nagkamaliman ako, pero sa ganitong pagkakataon, isipin natin yung kinabukasan ng mga bata. Ang tanong namin, ang tanong ko sa'yo, inisip mo ba kaming mga bata ng ginawa mo? Oo naman. So, totoo lang. Ilang beses totoo lang, ka namin pinagbigyan. Ilang beses ka namin pinagbigyan. Lalo na kasi, ako, laging panakip, takip ako ng takip sa'yo, makawalang yaan sa akin. Sinabi ko na sa'yo noon. Sinabi ko na sa'yo noon. Ako ang magbibigay ng trabaho sa'yo, ako din ang magpapahiya sa'yo sa trabaho mo at aalisin kita. Dahil sa akin kaya ka nagkatrabaho. Anong ginawa mo? Paulit-ulit kang gumagawa ng kawalang hiyaan. Hindi totoo yan. Alam mo kasi totoo lang. Anong hindi totoo? Totoo naman na sila. Pa. Anong sinasabi mo sa akin? Ako'y baliw? Ako'y mapagawa ng trabaho? Anong kwento? Ano? Ako'y mapagawa ng kwento? Ano? Mama, totoo at yan. Saka, pag napapanood ka lang sa TV o kaya narinig ka lang na ano, dinudugtungan mo na. Yan ang isang problema sa'yo. Ikaw ang may mali siya sa isip mo. Ako wala. Sinasabi ko lang yun. Nanonood ako. Bakit? Anong masama sa panonood? Hindi, wala namang problema, pero ibig sabihin. Eh, ikaw sa'yo, may mali siya na kasi yun. Mama, ganito. Isipin natin ang Mama, makinig ka. Isipin natin ang kinabukasan ng mga bata. Huwag na yung mga sarili natin. Ako nakikiusap sa'yo. Bakit? Sino ba ang hindi gumagawa ng pag-iisip sa mga bata? Mama, huwag mo sa krip. Makinig ka. Mama. Ikaw, kailan ka umuwi? Kailan mo tinignan ang bahay? Makinig ka. Itong pagkakataon na ito, isipin mo, alalahanin mo yung mga future ng mga bata ngayon. Huwag tayong magpadalos-dalos dahil mga anak natin ang nakasalalay dito ngayon. Ang decision natin ay napaka-importante. Sino ba nakasakit nag-ano sa mga bata? Di ba ako? Ikaw, nasaan ka? Huwag mo sabihin pera lang. Di ba yung pera, madaling kitain. Madaling kitain ng pera, sabihin ko sa'yo. Pero yung respeto mo sa amin bilang pamilya, wala. Eh, paano ka namin dirirespetuhin din ng mga anak ng mga bata? Eh, sinasabi mong nawawala ng respeto sa'yo? Mama, ang respeto natin, hindi hinihingi. Kusa yan binibigay. Ang tiwala ay ganun din. Kung katiwa-tiwala ang tao, ikaw, sa tingin mo, katiwa-tiwala ka, parespeto ka sa ginagawa mo sa amin? Sige, ilang beses mong ginawa ako. Yan? Naku, Diyos ko po. Grabe hindi naman, ka nga marunong maghingi ng tawad eh. Mama, sa sarili mo yan. Na lang, wala kang respeto at wala alam kang... Alam mo, totoo lang. Wala kang tiwala sa sarili mo. Alam ng Diyos yan. Ang sitwasyon namin ngayon... Wala akong pakialam. Diyos ko, alam mo, inaano ko lang na mag-usap din tayo talaga. Eh, ang problema kasi, ito nagkikita tayo... Anong ginagawa mo? Saan ka umuwi? Saan ka tumitingin? Sa amin? Tinanong ka ng mga anak mo noon. Nag-usap-usap kayo mga bata. Ano sinabi mo sa kanila? You don't have knowledge and intelligence. Ano? Tama ba yung nasabihan mo ang mga bata? Nakapulihiyo yung mga yan. Mas matalino pa yung kabit mo at yung ang anak mo dyan. Diyos ko, wala kong sinasabing ganyan. Grabe naman. Sir Abraham. Sir Abraham. Okay, mukhang pundido na po si Mrs. So, ang gusto niya mangyari, magsasampa po siya ng kaso laban sa inyo.
Ngayon ko lang nalaman to, si Mrs. pala nagsama, nagpasok sa diyan sa BGMP, sir? Hindi naman ano sir, nagkataon yung si may kaibigan na ako nung nag-a-apply ako talaga sir. Parang yan may tumulong din na... Kaya nga sir, kundi dahil kay Mrs., kundi dahil sa kanyang connection o kung sino man yung kaibigan niya inilapit niya sa'yo doon, eh hindi ka sana nasa BGMP. Tapos sinira mo yan sir. Ngayon matatanggal ka dyan. Tama nga naman siya. Siya ang naglagay sa'yo dyan, siya ang magpapasibak sa'yo. Tama nga naman. Sir, humingi ako ng tulong po sa inyo, sir. Isipin na lang po natin, sir, sa ngayon, sir. Oh. Yung pinapapasok ng mga... Sir. Dahil nag-aaral po yung... Teka muna, sir, para... si Mrs. ang unang humingi ng tulong. Ngayon gusto mo, tutulungan kita na para mawala ng galit ni Mrs. Ma'am. Sir, kami po ang tulungan ninyong mga anak ko. Ang total masaya na siya sa kabit niya. Sabi niya, mas masaya siya sa kabit niya. Kaya binigay namin siya doon. Anong sinasabi mo? Mas masaya sa... Sige. Pinapili po siya ng mga bata. Nag-invento ka na naman ng salita dyan. Hindi naman ako sinasabing ganyan. Pinapili ka ng mga anak mo na nag-usap kayo. Gusto mo mayroon akong testigo? Alam mo, sandali, jail officer, Sir Abraham. Yes, sir. Alam mo, tulungis ka rin, ano? Imbis na magdadadakdak ka dyan, very defensive yung mga pinagsasabi mo, nag-sorry ka na lang sana, mali mo, baka nagbagong isip pa nitong isa, nagmakaawa ka, nagpakumbaba ka, hindi yung mga kung ano-ano mga pinagsasabi mo sa kanya. Kausapin ko na lang muna siguro, sir. Hindi, ngayon siguro, subukan mo mag-sorry. Public apology, mali mo, baka magbagong isip ni madam. Sige, mag-sorry ka, pakita mo nagsisisi ka. Sige, subukan mo, sir. Hello, mama. Alam mo Mama. Pa, hindi sa akin sa mag-sorry. Kasi ang sinaktan mo, mga bata rin. Mas lalo yung anak mong bunso. Alam Wait. Mong sinabihan ka niya. Mahal na mahal na mahal ka niya. Pero anong ginawa mo kay Aisa? Natroma Mama. Yung bata, sasabihin ko sa'yo. Natroma ang bata sa'yo. Mama. Ano? Natroma yung anak ko, mga anak ko sa'yo. Mama. Patawarin niyo na ako. Alalahanin ako para sa ating kinabukasan din ito, lalo lang sa mga bata. Totoo lang, halos oras-oras, minuminuto, iniisip ko rin kayo. Baka akala niyo siguro, ano, patutotoo lang, ganito na ang sitwasyon ng ano natin, kaya... Eh, ba't ginawa mo yan? Makulong ka na lang. Total, kayang-kaya mo eh. Kayang-kaya ninyo. At saka kawawa yung mga anak ko, natutroma sa inyo na ginawa. Lalo na yung bunso. Kakaalam sir, ma'am. Sir, sandali lang, sir. Come to think of it, ano? Sir, yung mga presong binabantay mo ngayon, maging kakosa mo na. Mabuti, tama. Kumbaga si Pereyong at saka si Dagol, eh pare-pare lang tawagan yung dalawa. Tatlo, akbay-akbay na kayo. Pareng Dagol. Anyway. Gusto ko lang mapatawa si ma'am, kaya lang talagang galit na galit si madam, ayaw tumawa. Sige ma'am, tutulungan namin kayo makapagsampan ng kaukulang kaso. Unahin po natin yung admin case and then yung criminal case. Pero ma'am, ganito ang gagawin natin. Bigyan ko kayo ng pagkakataon siguro for the next 5 days na tingnan natin kung kaya pa bang hilutin ni sir. Kung hindi na, then babalikan namin kayo, sasama namin kayo sa pagsampan ng kaso sa BGMP, sa DILG po, yan yung main office. Ano po, makapagsampakan ng admin case para matanggal siya o kung naman parusa, and then criminal case. So, ma'am, Friday, babalik kami sa inyo, ha? Friday. Sige po. Jail Officer 3, Abraham, sir, pagbutihin mo, ha? Yes, sir. Thank you, ha? Pagbutihin mo. Thank you. Sige, salamat din, sir. Salamat po. Apo, okay.